posibleng madagdagan pa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Nagbabalak na rin kasi magdeklara niyan ang apat na bayan sa Iloilo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 2.63 billion pesos. Ganyan na kalaki ang pinsala ng El Nino sa agrikultura ng bansa. Base sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, halos 20 lugar na rin sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa tagapagsalita ng Task Force El Nino, nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino. Pinakamarami ay nasa Luzon, kung saan naobserbahang maraming lugar ang tinaguriang under drought conditions. May criteria naman daw para makapagdeklara ang ilang LGU ng state of calamity. Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may structures or vital installations na dapat din apektado. Sa ngayon may 4 bayan sa Iloilo na nagbabalak magdeklara ng state of calamity. Gayun din ang Surala, South Cotabato dahil aabot na raw sa mahigit 71 milyon pesos ang pinsala sa kanilang mga pananim na palay, mais, kakao at kape. Ang pinsala naman sa palay dahil sa El Nino umabot na sa mahigit 1.7 billion pesos ayon sa Department of Agriculture. Ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice naman patuloy ang pag-aaral at eksperimento para makalikha ng mga variety ng palay na aangkop sa iba't ibang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. May mga variety na nabubuhay sa mga lugar na walang gaanong tubig, habang meron ding angkop sa mga bahaing lugar. Meron po tayong magandang patubig. And then yung mga lupa natin ay highly fertile. So doon po natin ipinofocus yung ating mga hybrid rice technology. Samantala, doon naman po sa mga less favorable environment na tinatawag natin yung mga naapektuhan ng yung mga rain-fed area na tinatawag na. Doon naman natin tinitignan yung estratehiya natin sa ating inbred seeds o yung certified seeds na tinatawag. Para rin mapabilis ang pagsasaka at pag-aani at para rin makatipid ang mga magsasaka, pwede silang gumamit ng mga makinarya at equipment. Isa ito sa mga makabagong paraan ng pagsasaka ngayon, ang paggamit ng drone. Ayon sa mga taga rito sa PhilRice, ito ay ginagamit sa pagsasabog ng seeds at sa pagsasaboy din ng fertilizer sa mga sakahan. Umaasa ang PhilRice na makakamit ng bansa ang target na rice efficiency matapos makaani sa kauna-unahang pagkakataon ng mahigit 20 million metric tons ng palay nitong 2023. Katumbas ito ng mahigit 13 milyong tonelada ng bigas. Sa kada tonelada, may 1,000 kilo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.